interview na mapapahanga ka sa EDSA. At Papa Eds, merong crop top viral? What? At bigyan natin ng reaction at commentary guys ang video kung saan, no? Kilalanin natin mabuti si Papa Eds. At samahan nyo guys, nagbuwa ng video reaction at commentary dito, siyempre, sa EDSA na. At simulan natin to mga baliw! Alright! Hi guys! Nandito na naman ang paborito niyong reactor, Marzano TV 2.0, kung saan babaliwin ko kayo sa ating pag-reaction video dito sa EDSA na. At syempre po, shoutout po sa lahat ng mga solid kalingap, and always remember, one kalingap, one family. At the same time guys, gusto ko muna i-shoutout syempre ang lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre no, sa lahat ng mga taga Middle East, Europe, Asia Oceania, no, at South America, North America, no, talagang sobra, no, ang kilig ng EDSA abot hanggang UAE o Dubai. But anyway guys, napaka-exciting ating gagawin ni reaction video, no. May napanood akong video actually. Maganda yung video niya, no. Kilalanin natin. Guys, nabubulol ako. Kilalanin natin mabuti si Papa Eds. Yan, nakapateng. At the same time, yung interview ni Vincent Caliada, napapanorin natin yan. At the same time, yung crop top viral ni Papa Eds. Alam nyo guys, napapansin ko kay Papa Eds. Napapansin ko lang to, no. Habang tumatagal, lalo siya kumukulit. Totoo lang guys, habang tumatagal si Papa Eds, lalo kumukulit. Siguro dahil in love na siya. No, at sila na ni Beyonce. Diba? Kaya lang guys, maaaring ganun ah. Para sa akin, piling ko in love na si Papa Eds. Pero syempre guys, bago tayo mag-start, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, subscribe, at syempre, mag-join na din po kayo as a member sa aking YouTube channel as support. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys, at simulan natin ta. DJ Tommy. Siguro simulan natin to guys, yung sa crop top ni ano ni Papa Eds. Ito talagang ipili ko, mag-i-enjoy tayo rito. tingnan natin to guys, panoorin natin. Bro, parang mas bagay to bro pag naka-crop top. Ayan yung crop top. Yung kasi yung gusto ko yun eh. Oh, di ba? Bigay na bigay todo si Papa Eds. Grabe, ano? Posto ni ano, Eds at Eds Cinematics Worldwide. Shoutout sa'yo. Talagang pampagay itong upload. Kaninang video to? Sa panoorin ng boto, ah. Pwede. Crop top. Yan, si Yolo. Basta ano bro, Dennis Trillo. Oh, pwede. Dennis Trillo, ah. What the fuck? Pwede yan, ah. What the fuck? Dennis Trillo. Nagayon naman si Dennis Trillo, eh. Oh, diba? At ano, ah, walang chance si Papa Eds, ah. What the fuck? Sana all. What the fuck? Lumaki lang chance ko. Kailangan ko magbawas. What the fuck? Ay, spider. What the fuck? Diba guys, eh lang si Papa Eds talagang ano, talagang game na game. What the fuck? At ang pogi ng boyfriend ni Beyonce, ha? What the fuck? Walang What the fuck? Talagang in love na yun. What the fuck?
Di ba guys, nakakatawa lang. At the same time, may nakita ko dito upload din ano ni Edunatics yung interview ni ano ni Vincent Calyada. At maganda pa at bigyan natin ng reaction video guys, ah. So tara, samahan niyo ako. Tara, panoorin natin 'to. Bro, congrats sa ang ganda ng pabahay mo kay Vince. Ay, bravo. Thank you. So, bro, may tanong ako. 1 year na ngayon ni Vince sa Kalingap. Anong masasabi mo sa grabe ano, kabutihan ni Vince? Mabilis pala guys. 1 year na pala si ano si Vince. Happy anniversary Vince. What the fuck? Deo, ngayon ko pala magigreet guys, pasasya na ano. Busy ang lolo niyo. What the fuck? Pakinggan ulit natin to. Grabe to. Si Kabaitan. Kung masasabi ko lang sa loob ng isang taon si Vince is ganun pa rin. Ano siya nung una natagpuan natin, ganun pa rin siya. Oh, grabe ah guys, papuputol ko lang ah, pasasya na po ah. What the fuck? Sabi ni Kalinga pra, sa loob ng isang taon hindi nagbago si Vince. What the fuck? Nagbago lang siya. Lalo. Pero in terms of yung pag-uugali o yung pagkakakilala ni Kalinga Prab kay Vince, hindi nagbago. What the fuck? Very constant. What the fuck? Diba? What the fuck? Ang sabi dyan na ano, na yung mga basya ni Vince, na nagbago na din si Vince. Hindi nagbago. What the fuck? Natural na pag may okasyon, magpapaganda yan. Ano yun, minsan nakakita, pupunta na ako siya, magpapapangit. What the fuck? Tanga, diba? What the fuck? Kasi daw sexy lang, kita daw yung cleavage. What? Ano ba yan? What the fuck? Nagpaganda lang. What the fuck? Pero sabi ni, ito ah, mas paniniwala ako si Kalinga Prob. Kasi sabi niya, sa loob ng isang taon, hindi nagbago si Vince. What the fuck? At naniniwala ako doon, naniniwala ba kayo doon guys? What the fuck? Baka ako lang ah. What the fuck? Oh, please comment down below. What? Mamaya ka na mag-text. What the fuck? Mamaya mo na kausap, mamaya kausapin niyang kausap mo. What the fuck? Mag-comment ka na bilis. What the fuck? Nagbago ba si Vince? Di ba hindi? What the fuck? Sa ugali, hindi siya nagbago. At pero makikita niyo yung mukha niya, gumaganda lalo. What the fuck? Pero tuloy natin ah. Ano siya nung una natagpuan natin, ganun pa rin siya, napaka-humble, napaka-mahiyain pa rin. And yun, napaka, kahit yung ugali niya ay dati lang, pero alam naman niya kung saan siya dapat mag-improve. Tama yun. At yun, bagayan nun. Ngayon, medyo may tiwala rin sa sarili niya. In a sense na, yung hindi siya yung gumukhang, ano ba, nagbago o naging mayabang. Dati lang. Parang alam niya kung saan siya lulugar. Oo, ang ganda na sinabi ni Kalinga Prab doon. Alam niya kung saan siya lulugar. What the fuck? At tama yung guys, at nakita naman natin, di ba last time, yung issue doon sa wak. No, talaga hindi siya mapawak, hindi siya nagpapawak-wak. At nakita natin dito sa sagot ni Kalinga Prab na alam ni Vince kung saan siya lulugar. Nakita natin, isa lang ibig sabihin nung guys, nagpapasakop siya at nagbibigay siya ng respeto sa taong tumulong sa kanya at nagpasikat. What the fuck? Ganun dapat. What the fuck? Di ba guys ano, marunong lumugar. What the fuck? Di tulad ng iba. What the fuck? Nagkaroon lang maraming sponsor tsaka ano. What the fuck? Nalimutan na si Kalinga Prab, lumayas na. What the fuck? O di. Pero tuloy natin ah. Yun yung napansin ko sa kanya. At napakasimple. Simple talaga, wala akong masabi. Diba? Napakasimple. O diba? Simple. Mapansin mo naman diba, halos yeah. Dati pa rin siya sa pagforma niya, pag ano niya. Pero wala nang problema sa akin. Sa akin naman ay ang mahalaga ay nakatulong tayo sa kanila. At 1 year na yun. Yeah. Yun, thank you po mga Kalinga. Ang bilis no, 1 year na ano. Ito pa bro, may isa pang tanong. Anong tanong? Masasabi mo sa love team na Edsy? Ay, naknapatay. What the fuck? Maganda tanong mo ah, Kalinga Vincent. Ah. Kinikilig ay. Wala na. Pati si Vincent kinikilig daw. What the fuck? Ulitin nga natin, pati si Vincent kinikilig. Na Edsy, pati ako kinikilig ay. Wala na akong masabi. Grabe, pati si Vincent Calyada kinikilig. What the fuck? Grabe, umabot na pala ang kilig kay ano, Vincent Calyada. What the fuck? Hello bro, shoutout kayo bro. What the fuck? Abot na pala sa yung kilig ng Edsy ha. What the fuck? Kinikilig ka na rin. What the fuck? Sobra to, tuloy. Yan talagang ano na yan, sobrang tindi na niya. No comment na kasi sobrang... di ba? Oh guys ha. Ano sabi ni Kalinga Prab? I-emphasize natin. What the fuck? Sobrang tindi niya. What the fuck? Sobrang tindi. What the fuck? Ibig sabihin, malakas talaga. What the fuck? Ulitin natin ha.
Matindi rin yan. Matindi rin yan. What? Ibig sabihin, isa siya sa mga matitinding love team talaga ni Kalinga, bro. What the fuck? Pwede natin. Sobrang tindi rin yan. No comment na ako kasi sobrang ano na. Wala na silang dapat patunayan. What the fuck? Ang NC ay wala nang dapat patunayan. What the fuck? Ano mga basher, mag-iingay pa kayo? What the fuck? Asin ko kayo. What the fuck? Anak kayo ng patay. What the fuck? Wala na, tapos na usapan dito guys. Wala na silang dapat patunayan kasi sila na. What the fuck? Grabe na. What the fuck? Katuloy natin. What the fuck? Ang ganda ng sagot ni Kalinga Prob dito. What the fuck? Wala na silang dapat patunayan. What the fuck? Ano na lang, makikita na. Ano na lang, sana bilang panglabi. Ayan na. What the fuck? This is it, insan. What the fuck? Mga insan, di ba? Talagang, Mekas-mekas mo na yan, insan. Mekas-mekas na. Mekas-mekas mo na yan, itodo mo na yan, mother chod. Grabe. Yan na. Talagang mekus-mekus na yan, insan. Talagang inaabangan na ni Kalinga Prob yung talagang point na hindi na love team. Kasi siguro naramdaman na nila yung katotohanan. Ay, nako guys, napapasayo ako dito. Pero anyway, tuloy natin to. Ang ganda lang sagot natin ni Kalinga Prob, interview ang ganda. Lawat mo kita na ako. Kitang kita. What you see is what you get. Yeah. What you see is what you get. What the fuck? Pambira yan. What the fuck? What you see is what you get. What the fuck? Tuloy natin. Ano? Merindal, merindal. Grabe. Dami tinapay na. Anong masasabi? Ito na, si Papa Eds na guys. Ito na. Sabi mo kasi one year na ni Bianca sa Kalingap. Sabi rin. Nakakatuwa na kasi matagal na pala pinagsamahan, ano, matagal na siya dito at matagal na yung samahan natin dito sa ano, sa Kalinga family. At siyempre, sana ano, sana mas maging mas matagal pa. Sana hindi yung kapag ano na medyo parang ano, medyo yung iba kasi pagka sa natapos, ano na, mas matagal na parang para tulungan na. Ano na, pag nakabahaya na, ano, biglang ano na, nalaylo. No, nalaylo na. Oh, real talk yan ah. What the fuck? Tapos mapabahaya, nag ano na, laylo na. What the fuck? Real talk yan guys. What the fuck? Okay na. Sana yung band na ano pa rin na, mas lumakas yun. Tsaka si Pa, alam mo si Papa Eds kasi kaya siya magganyan magkomento. Talagang ano siya, solid Kalingap talaga siya. Nakikita ko sa kanya, napaka-solid niya sa Kalingap. At may tanong pa ako bro, kapag nabablog sa Eds si bro, ano yung nararamdaman mo kapag nakikita mo siya, pag nakakasama mo siya? Ayun na, magandang tanong kuya, no, bro Vincent. What the fuck? Ano yung nararamdaman niya pag nakikita niya sa vlog si Beyonce? What the fuck? Okay. Ano, makakatawa kasi nat na yun eh. Una, saka pag nakakasama siya, ano, ano na, relax lang kasi ang siyempre nakakano, nakakahawa yung ano na yung mga ano na yung mga simpleng ano na yung mga elito na patawa-tawa na nakakatuwa. Oy, grobo yun oh. What the fuck? Natutuwa siya pag yung vibes kasi ni Beyonce, di ba? Si Beyonce nakita naman natin masayahin talaga siya, di ba? So, ibig sabihin, pag masaya si Beyonce, masaya din si Eds? What the fuck? Okay ito ah. Dadala ka na lang. Masayang kasama. Masayang kasama. Hindi lang pa, taraini. Gano kasi si... Masayang kasama lang. Kahit ganun lang. Tuwa-tawa. Oh, tingnan nyo guys ah. Kahit ganun lang, natutuwa na si Papa Eds sa kanya. What the fuck? Ano napatid siya yan? What the fuck? Napaka-sweet neta. What the fuck? Grabe na. What the fuck? Sa paligid. Gano'ng kakasaya kapag nakikita mo masaya si Beyonce? Ah, yan ang tanong. What the fuck? Gano'ng naman siya kasaya pag nakikita niya si Beyonce ay masaya? What the fuck? I want to hear it. What the fuck? Ay, yun ang saya siya, pre. At ano yun? Partner tayo. Partner. Masaya tayo pag masaya siya. Ah? What the fuck? Talagang ka-partner, ah. What the fuck?
partner. What the fuck? Ang saya. What the fuck? Atena. Doon sa love team nyo ba, may dapat pa ba kaming abangan? Siyempre, oo naman, marami pa yan. Hindi pa magtatapos magkapataas ang bahay. Hindi pa yan. Kaya ang jump car niya, matagal na rin. Matagal na napabahayan. Ibig sabihin, we expect na magtatagal-tagal tong Edsy. Saya na ito. Ay, nako guys, marami pang kilig. Sabi ni Kalinga Prab, ano? Pero feeling ko si Kalinga Prab, naiinip na. Kasi talaga ina gusto niyang abangan, hindi na pang love team eh. What the fuck? Piling ko parang sinasabi niya maging sila na. What the fuck? Ay naku, kung pwede lang guys. What the fuck? Kaya natin maghintay pa ng isang taon. What the fuck? Tatuloy natin. Abang, marami pa, mapunta pa sa Japan. Mag-graduate pa. Tapos siyempre, susunod 18th birthday pa. Mag-graduate pa siya. Marami pang mangyayari po, abangan niyo yan guys. Kung mapapanood dito ni Beyonce, ano yung pinaka-sweetest na masasabi mo sa kanya? Pinaka-sweetest what the fuck? Na masasabi mo sa kanya. What the fuck? Pakinggan natin to. Sweet message. Ito na naman si Papa Ed. What the fuck? Sir Bersano, ito na naman yung kanyang gesture. What the fuck? Yung gesture ni Papa is na pumipikit-pikit. What the fuck? Tapos pag pumikit siya, so na yan guys, sasabihin niyo yung totoo. What the fuck? Etong eto yun guys. What? Tingin yung mata ni Papa Ed. Kanya. Sweet message. What the fuck? Sinabi, ano yung pinaka-sweetest message? What the fuck? Si Papa Ed, ako guys, nakikita ko sa Indo, kahit sa mga iba-iba, tulad nila JJ, na iba mga reactor, na mga vlogger na nag-i-interview sa kanila, makikita mo, pag kinikilig at talagang totoo sinasabi ni Papa Edge, yung pumipikit-pikit yung mata niya. What the fuck? Tuloy natin. Masa kanya. Sweet message. Pumipikit siya guys ha. Ayan, ibig sabihin, seryoso yan. Yung tawag mo sa kanya. No? Magkala. Ang sasabihin niya sa kanya, maging ano ka lang. Maging ang saya nito. What the fuck? Buang na naman ako nito. What the fuck? Kasi pumipikit na naman si Papa eh. What the fuck? Napikit na naman siya. What the fuck? Nakakainis. What the fuck? Sobra. What the fuck? nahiya siya, oh. What the fuck? Bakit matagal Sir Marzano? What? Siyempre, iniisip niya talaga. What the fuck? Ang mahal niya si Beyonce. What the fuck? Minamadali. What the fuck? Di ba nahiya? Nahiya pa nga siya kasi sobrang tagal yung sagot niya. What the fuck? Kasi totoo yan, guys. nahiya daw siya. What the fuck? Bira. Basta, no, sabi ko sa'yo, Beyonce, I love you. What the fuck? Sabi mo na Papa is okay lang. What the fuck? Ikaw, Papa. Ilan tayo para sa ano? Sa sa'yo. Kami lahat. Yan, siyempre, mahal ka namin lahat. What the fuck? Mahal ka namin lahat. What the fuck? Lahat na yan, pero hindi alata. What the fuck? Grabe. Grabe naman yung tawa dito ni Vincent Calyada. What the fuck? Vincent Calyada, grabe yung tawa mo dito. Yung ano, yung kilig mo dito. What the fuck? Kailan na kailan Vincent Calyada? What the fuck? Kailan din? What the fuck? Kala ko ako lang. What the fuck? Kinikilig. What the fuck? Isa pa. Ayan o. Grabe ka. Mahal ka namin lahat. Oo, oh, hindi pwedeng Camille. Ako lang at siyempre, bawal yung subtitle vlog eh. Baka sabihin ako. Ay! What the fuck? Huli na sila, guys. What the fuck? Sabi ni Kalinga, ano, ni Papa Edge. What? Bawal daw sa vlog. What the fuck? Kasi tinanong ni ano, tinanong siya ni Vincent Calyada, baka sinabi mong mahal ka namin. What the fuck? Eh, ba't di mo sinabi mahal kita? What? Siyempre nga, walang aminans, di ba, Sir Marzano? What the fuck? Oo, walang aminans. What the fuck?
ibig sabihin, wala mo nang sabihan ng mahal kita. What the? Wala mo lang ganun sa blog. What the fuck? Wala lang ganun, wala nga aminan po eh. What the fuck? Ngayon na engage ko na. What the fuck? Kaya pa sinabi niya mahal ka namin. What the fuck? Na alam, pag off cam, ang sabi niya dyan guys, mahal kita. What the fuck? Diba? What? Huli pero di kulog. Ibig sabihin, bawal ka magsalita ng I love you. What the fuck? Oh, diba? Bawal yung mahal kita. Bawal yun. What the fuck? Wala mo nang aamin. What the fuck? Pero dito, pag off daw, ang ting ko dito guys, ang analyze ko rito, pag off cam, eh pwede niya sabihin mahal kita. What the fuck? Grabe yun, tuloy natin. Saan yung vlog yun? Nakasabihin ako. Parang ang lalim na bro yung sinabi mo ah. Oo. Ay, huli na namin, ano, Vincent Caliada. What the fuck? Bro, Vincent, huli na namin yan. What the fuck? Gets ko na. What the fuck? Sa camera, wala mo nang amin. What the fuck? Sa off-cam, meron. What the fuck? Tuloy natin. Mahal na ba? Lahat. Lahat? Lahat. Wala na guys, sabi ni Papa S, mahal ko na lahat. What the fuck? Yun na yun. What the fuck? Mahal niya na lahat. What the fuck? Salamat pala sa laman, grabe. Ba't ako kinikilig ako sa sinasabi mo, bro? Anyway guys, grabe ano? What the fuck? Kinilig ba kayo? What the fuck? Ako lang, grabe ako, kinilig ako. What the fuck? Grabe sinabi ni Kalinga Rob doon kanina. What the fuck? Oh, talagang matindi talaga ang ano, matindi ang Edsid. Napak no comment na lang siya. What the fuck? Oh, di ba no comment, di pwede sabihin yung totoo sa vlog. What the fuck? Sinabi ni Papa Eds, mahal ka namin. Sinabi niya yun kasi bawal sa ano camera sa vlog. What the fuck? Pero off cam pwede. What? Kaya nga si Kalinga Pro pigil din eh. What the fuck? Sabi niya hinihintay na lang niya hindi magiging love team eh. What? Sabi niya, grabe, matindi yan. What the fuck? No comment ako. What the fuck? Diba? What the fuck? Kapag dapat matalino ka. What the fuck? Tsaka alam na natin, off cam, on cam, naknampateng, naka. What the fuck? Intindi guys, ano? Pero anyway, no, meron pa tayong isang i-react guys. Ito siguro saglit lang to, i-play natin. Ito yung matagal ng interview ni Papa Dan. No? At maganda mapakinggan natin to, especially sa lahat ng mga bagong followers ni Papa Eds. Mas maganda itong mapanood natin at ma-remind tayo, no? Kung sino ba si Papa Eds. What the fuck? Kilalanin natin maigi. What the si Papa Eds. What the fuck? Play natin. So, si Kalingap Edu ang unang-una nating isasabak sa fun fact. Yes, hello. Fun fact. What's up, Edu? Gulat ako. Grabe ang intro mo. So, napa-edsin yan, guys. Okay naman. Ito. Hindi pa rin. So, gusto ko ito ma-interview tungkol to sa ano naman, sa mga ginagawa mo pag mag-isa ka. Ito ay hindi bilang isang Kalingap Edu. Gusto ko tanongin kita bilang isang si Edu, ang pagkatao ni Edu. Okay ba? Okay lang ba? Okay naman. Okay, so Edu, pakilala ko muna siyempre madami na tayong bagong sumusuporta sa atin. Hello po mga Kalingap. Ako po, Kalingap Edu po, alalay ni Kalingap Rob. Isa sa... Ang bait niya guys, sabi niya, alalay ni Kalingap Rob. Ganun siya ka-humble. What the fuck? Hindi siya mayabang, no? Para sa akin, hindi siya mayabang, no? Si Papa is napakabait niya. Sabi niya, ako po ay alalay ni Kalingap Rob. What the fuck? Hindi niya, actually, pwede niya sabihin ako po ay pinsan ni Kalingap Rob. What the fuck? Pero hindi niya sinabi yung guys, tag sinabi niya, alalay lang. What the fuck? Humble siya guys, humble. Okay boys, yan. Salamat na suporta. Okay, any lang taon na Edu? 27 na po si Edu. And sa dami po ng mga sumusuporta kay Edu, ito na po siya, tatanungin natin ng mga konting pampagood vibes na tanong. So Edu, sa magkakapatid, pang ilan ka? Panganay. At ilan ba kayo magkapatid? Panganay pala si Papa Ed, so okay, kaya pala ganun ugali niya. Parang medyo ano siya, yung parang dominant, kasi ano siya, ano pala siya, panganay. It's normal lang guys.
lang kami. Okay. Babae, lalaki. So bilang panganay na kapatid, ano si Edu? Ako ay ano, medyo strict ako kasi strict. Panganay ako ay parang mas, pag panganay ba, parang may responsibilidad ka sa ano mo, sa bunso mo. Tama yan, tama yan. Medyo ano, sa kanya medyo mahigpit. Okay. So, dito inamin niya guys ha, kahit sa kapatid niya mahigpit siya, which is normal naman, syempre pag-iingat yun. Ka naman na parang may care ka sa kapatid mo. Oo, meron naman siyempre. Pag may care ka, medyo sisitay mo siyempre para mas matuwid yung ano. Para kasi alam mo na yung mga nangyayari kaysa sa bata. So pinagbabawalan mo ba ang kapatid mo? Siyempre naman kasi importante sa yung tao dapat. Wow. Alam mo ano. Parang concern ka. Oo. Ganda na no, kung importante yung tao, dapat concern ka. Oh, tama yun ah. Tama. Kaya pala si Beyonce Minson, talagang nakikita natin last time, 'di ba? Ni-react natin. Kahit nga yung pananamit niya, talaga binabantayan niya eh. What the fuck? Hindi dahil pakialamero siya, dahil mahal niya. What the fuck? Tama yung sinabi niya. No, ano 'yun? Mahal mo kasi kaya mo siya binabantayan o hinihigpitan. What the fuck? Para mga magulang natin, hinihigpitan tayo, hindi naman dahil para abusuhin tayo o pahirapan, no. Pagmamahal 'yun, tama 'yun. And bilang isang ano, anak naman si Edu, anong klase kang panganay na anak? Diba, parang ano eh, strict ang parents ko dati eh, sa ano. Sa amin, talaga? Lumaki sa lola, yan din, nung hanggang siguro 6, tapos sa ano, medyo isa na sila, mahigpit ng ano, oh. Kaya. So ibig sabihin pala, pasasya na papaheads, no? Ibig sabihin, lumaki pala siya sa strict talaga na ano, na family? So sa, which is minsan makukuha mo yung ganung culture, no? Sa akin naman wala naman kung mahigpit yung magulang as long as talagang nasa tama yon, no? Which is normal yan guys, no? Tapos, kaya ano, medyo nasanay na ako sa ganung, kaya hindi na ako ano, parang kung ano sabihin nila ano lang, sunod lang kasi hindi naman ang ano, mas alam nila ang ginagawa nila para sa ikabubuti ko, kaya ano ko lang, sunod din ko. Tama yun, no? So ngayon na matured ka na, malaki ka na, nakatulong ba yung pagiging mahigpit nila nung bata ka? Oo, kasi parang mas naging disiplinado ka. Disiplinado at ganito ang pinalabasan. Ewan ko kung okay o hindi. Para sa akin, Papa, it's tinatanong niya dito kung okay. Para sa akin, okay naman. Nakita ko sa'yo yung ano, yung disiplina na magulang mo. At yun nga, na-i-share mo din sa parents mo, sa kapatid mo. At the same kasi natutuwa ako kasi talagang ano ka, boyfriend figure ka talaga. What the f***? Tsaka ano ka, husband material. What the f***? Boyfriend figure, husband material. What the f***? Napote nga. What the f***? Sorry na. So Edu, gusto ko lang itanong kung ano yung mga gusto mo at ayaw mo. Gusto mo at ayaw. So unang tanong ko, ano yung mga bagay na hindi ka mabubuhay sa araw-araw nang wala sa'yo? Oh? Katulad na kunyari, cellphone, mga gano'n. Siguro sa ano, sa pag si ano, sa internet kasi internet bagay ini. Kailangan mo pag mag-edit. Bagay na sa atin yung ngayon. Ganyan din naman sa pag-edit, yung pag-ano lang, pag kunting paglilibang lang din kasi sa atin pag wala tayong pera, mas masarap minsan magpara sa search lang na kung ano sa internet, magkaroon nakakalibang din eh. Okay, so internet ang kailangan mo sa buhay mo. Oh. Lahat naman ngayon, talagang ako, hindi rin ako sa'yo pag walang internet. What the f***? Ano makakapanood ng EDC? What the f***? Mga love team ni Kalinga Prob. What the f***? Walang internet. What the f***? Okay, so bukod doon Ed, ano pa ba ang hinahanap mo? O ano pa ba yung mga nakasanayan mong ginagawa? Hanggang ngayon paglaki mo ay patuloy mo pa rin ginagawa? Ano, maglaro. Ano, di ko talaga may ano, parang... Games! Lalo, simula pagkabata ako, mahilig ako sa video games talaga. Parang, ano na ako, parang... Sa gamer talaga ako eh. Kahit, so, parang parte na siya ng buhay mo, so, ang games? Lahat ng games, parang ano ako, active ako sa mga games. Ganun pala yun? Pag ano, kahit yung games na ano lang, yung sa pagbabasketball, yung mga ganyan. Game sa computer palagang ano ako, parang lahat. Okay, ano? Okay. Gusto ko nung ganyan, active ako sa ano. Kasi halata naman, medyo hyper naman ako pag ganyan ng ano. Parang nagiging alive ka. Oo, nagiging ibang mood ko pag naglalaro ako ay. Ang lumalabas yung pagiging ano mo, yung... Competitive. Eh ano naman ang mga pagkain na hindi mo gustong kainin simula bata ka hanggang ngayon? Kain. Lahat ko namang kinakain halos eh. Ay, kulit? Siguro ano, matamis lang talaga. Sobrang matatamis na ano. Ayoko talaga ng matamis. Mga dessert? Oo. Kaya...
Nakain ako matamis, pero huwag yung sobrang puro, sobrang tamis. Kaya pala maganda katawang papais, napansin ko wala siyang chan, no? Kasi malaki magpalaki ng chan yung ano, yung sugar. Sabi guys, pagkain tayo ng kain ng sugar, nagiging, pag hindi natin yun nababurn, hindi tayo nag-exercise, nagiging fats yun. Pag naging fats yun, lalaki chan natin. What the fuck? Kaya pala si papais, malitan chan kasi hindi siya mahilig sa sobrang tamis, ano? Tuloy natin. Ano ako, naiilang ako sa ano. Hindi ko gusto talaga. Okay. Parang na ano, nabara sa lalamunan ko. Okay. Eh, ano naman yung mga kagustuhan mo, na paborito mo? Na pagkain. Pagkain, mahilig ako sa prutas. Prutas. Oh. Lipote. Halos lahat ng prutas. Okay. Eh, ano naman, gusto mo ba maanghang, matamis? Ay, oo. Maanghang. Oh, okay. Tsaka mga gulay. Oh. Sanay na ako sa gulay. Okay. May fresh sa gulay, maganda, no? So dito naman tayo sa ano, material na bagay, ano yung parang gusto mong makuha o mabili? Mabili? Simula bata ka na hanggang ngayon ay parang pangarap mong makuha ito. Ano yun? Gusto ko siyempre magkaroon ng sariling ano, parang bahay. Siyempre parang achievement yun eh, parang may bahay na parang... Parang may ano naman na sarili na akong na ano, nakuha galing sa... paghihirap ko sa mga pagtatrabaho kasi mahirap makuha eh, kahit matanda ka na minsan eh. Wala ka. Totoo yan guys ha, mahirap makuha ang pagkakaroon ng bahay kahit matanda ka na. Totoo yan guys ha. Kaya napakaswerte nga ng mga Kalingap Angels at lahat ng beneficiary ng, excuse me, ng Kalingap, nagkakaroon silang bahay. Pang ganun. Yung bahay at yung ibang tao, wala pang ganun minsan kahit matanda na. Totoo yan ha. Nakikita natin yan sa mga tinutulungan sa minsan. Totoo yan guys ha. Sa ano, parang... ano talaga, parang matagal ko na talagang pangarap din magkaroon ng mga ganung klaseng property at ano. Okay. Sarap sa feeling. Anong klase naman ng bahay ang pangarap mo? Gano'ng kalaki o gano'ng kaganda? Hindi man malaki, parang kahit simple lang, parang kahit mga ano lang, mga... kasing ganda lang ng bahay, pinapagawa nila Kalinga, parang gano'n lang. Ano. Ang pabahay? Oo, parang gano'n lang. Okay. Hindi naman kailangan sobrang... Hindi maalaman, piling ko dito si Papa S, simpleng tao talaga siya, no? Hindi siya nangangarap na mataas. Sabi niya nga, kahit ngayon, yung sinasabi niyang pabahay, guys, yung pabahay lang nila Kalinga Prop, ganun kasimple gusto niya. No, masenas sa ganun, no? Hindi siya mataas mag-isip, ano? Okay. Hindi naman kailangan sobrang maganda talaga. Hindi naman ako mahilig sa masyadong material na bagay. Itong bahay na ba to ay para sa sarili mo o sa magiging pamilya mo balang araw? Siyempre, pwede rin sa pamilya ang bahalang araw. Okay. Sa sarili muna at solo pa lang eh. So, para ito naman pagdating sa sasakyan, ano ba ang gusto mo, hilig mo, motor o kotse? Hindi nga ako ano eh, pero dati mailig lang ako sa bike, pero nagka-motor ako. Ewan eh, nagustuhan ko mag-motor, pero di ko pa talaga naiisip magkasasakyan kasi yung motor pa lang parang grabe na yung ano eh. Yung nagagawa sa akin kasi kahit saan na yung mga lugar na dadala ko ng motor ko ay napakasaya. Hindi ko alam kung papalitan ko pa yung motor ko kasi ala, parang... Basta masaya ka na sa motor mo. Okay na yun. Taka yung bike ko dati, kala ko okay kahit bike lang. Ano pala, parang kakaiba pag may ano ka, may sariling kagsakyan. Kaya kang dalhin kahit saan. Dati kasi pag sa bike lang, hanggang dito lang siguro, hanggang baso, yun ang pinakamalayo mo mapupunta. Kita nyo guys, nababike lang si Papa Ed, ano? Sobrang pagod pa. Tapos may dala-dala ka pa? Ay, di kaya. Yung tinubuhan ko yung dati maglingap ng gano'n, talagang ubos lakas ko. Okay, tapos sa motor, masaya-masaya ka na? Ay, oo. Ang layo na nararating ko talaga. Paano kung subukan mong magkaroon ng kotse? Baka mas makapunta ka na sa mga lagpas na ng Camnorte. Di ko alam. Mga kotse ka na. Di ko alam. Wala ka pa sa isip mo ngayon? Basta masaya ka sa motor mo? Oo, masaya ka sa motor ko. Okay na yun. Sapat na yun masyado. Tama. So Edu, next question naman. Ano ang mga style mo ba pagdating sa fashion? Sa fashion? Ano ang outfit mo lagi? Ano ba, saan ka ba bumabase? Ano inspiration mo sa mga sinusuot mo? Ano, parang sa mga napapanood ko lang sa mga Hollywood na ano, yung marang medyo baggy. Hindi ako mahilig sa sobrang fit. Papansin mo. Bihira ako mag-fitted na ano. Gusto ko relax lang sa ano, madaling suotin. Comfortable. Oh, kagaya ito. Mga suot mo. Relax lang. Medyo loose lang ng konti. Loose lang.
Eh paano yan, nag-gym ka na, medyo magiging fitted na ang mga gamit mo. Yung sikit na yung iba. Ang hirap ko ba rin. Pero maganda naman ang nag-e-epekto ng pag-gym sa'yo. Ay, siyempre, ang ganda. Bukod sa gumaganda ang itsura ng katawan mo, ano ba na, nadadagdagan ba ang resistensya mo? Pakiramdam mas nagiging ang stamina mo. Oh, ayos na. Lumalakas lang. Alright. Katawan ko, mas diyak masyado mapapagurin minsan. Okay. So, pagdating sa music, Edu, ano ang genre mo? Ano ang mga tugtugan mo lagi pa? Pag nag-iisa ka or pag natutulog ka, gano'n? Ano? Rock siguro. Rock, saka R&B. Ayaw mo ng mga love songs? Ayaw ko, no. Masyado nga lang pag mamalangkan. Dito guys ha, ito sinasabi niya rito, rap tsaka R&B. What the fuck? Pero binago niya na to after na naging sila ni Beyonce. What the fuck? What I mean, what the... binago niya na to nung nagkaroon na at nakilala niya si Beyonce. What the fuck? Ano ibig sabihin guys? No, dati ayaw niya sa love song. Oh. What? R&B tsaka rock. Tama ba? Pagka dinig ko rock, no? Napansin niyo guys, dito kasi hindi pa siya in love. What the fuck? Kasi kahit ako nung binata ko, iba din yung hilig ko eh. Pero nung nagkaroon ako ng jowa, ng kasintahan, nag-iba din yung mood ko. What the fuck? O dito si Papa El, sinasabi niya hindi niya ayaw niya sa love song. What the fuck? Pero ngayon no choice na siya. Ngayon, dun kung papanoorin niyo yung mga reaction video natin at yung mga vlog ni Kalinga Prab. Ngayon binago niya na, sinasabi niya na talagang gusto niya na yung ano, yung love song. What the fuck? Bakit sa Marzano? Kasi in love ka na. What the fuck? O, di ba naranasan natin lahat yan? Sino ba dito pag in love ang pinapatugtog? Puro rap. What the fuck? Walang ganun eh. No, usually ang papatugtugin mo kung rap, anything, basta may love song. What? About love. What the fuck? In love ka eh. What the fuck? Kaya nung latest yung Kalamansi ata yun, no? Kalamansi Charles ba? Eh namin din ni Papa Eds na gusto niya na yung love song. What the fuck? Kasi in love na siya. What the fuck? Yun lang yun guys, pero tuloy natin. Mga old songs. Gusto ko yung nakakaano ng mood ko eh. Kasi pag nag-aaral ako, gusto ko ano yung parang nahahype ako eh. Parang nare-relax ang pag-iisip mo, ganun. Gusto ko pag... kasi ginagamit ko minsan yung pag-music pag nag-aaral ako. Kailangan ko na motivation. Tawa. Pakinig ko muna. Effective ba yun na may sounds sa pasa? Ikaw naririnig habang nag-aaral? Oo. Effective ba yun? Gawa ko muna parang pagka masimula pa lang ako. Makikinig muna okay. Ako ng konti. Parang... Pina-warm up mo? Oo, parang chinu-tune up ko sa ano ko yung isip ko. Okay, so kinu-condition mo. Hanggang ngayon ba yun ay patuloy pa rin ang pag-aaral mo sa... Ano ba yung inaaral mo ulit? Sa stock market. Oo, patuloy pa rin yan. Oo naman. Stock ano ba ang naging simula or bakit mo inaaral ang stock market? Ano ito? Para sa ano... Kailangan ko ng income eh. At doon lang siguro ang nakita ko. May malakas ang possibility na ano. Na... maka-accumulate na ano ng wealth ng ganyan. Tingin mo sa pag before pa kasi nitong vlogging. Matagal ko na 2020 ano pa yata ako na iisip 2015 pa bago magsimula yung crypto. Pag-aaralan ko to, kailangan ko lang muna ng pera bago ano. Tapos yun nung nakasama ako dito, medyo nagkaroon ako ng pera. Ang ano, saka yung pang tuition fee para sa mga ganyan. At ginamit ko yung pera ko para mag-enroll sa mga ano, sa mga seminars, sa mga ano, mga mag- Pero anyway guys ha, puputulin ko muna kayo ha. Medyo bibitin ko kayo. Hi guys! Grabe talaga. No, medyo bibitin guys kasi medyo limited din yung time ko. Pero sana, no, nag-enjoy kayo sa ating live video, sa ating video reactions guys. No? Recorded lang po ito. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga always naka-support sa akin, especially sa lahat ng mga EDC Solid at mga buang na buang at baliw na baliw dito sa EDC. Samahan nyo ako guys at sana supportahan nyo din po ako. No? At please don't skip ads. At the same time, pwede po kayong suggest ng ating pwede i-react dyan para mapush ako mag-react kasi minsan hindi ko nagahanap ako kung ano yung content ko. No? So, yun lang. Tulungan nyo ako guys. At the same time, please don't skip ads. Syempre, sana magpa-member na kayo. At ang gaganda ng sagot ng interview kanina talaga guys, di ako maamubon. Yung mahal ka namin, pero totoo, mahal kita pag walang camera. Anyway guys, ito naman po ang paborito nyo reactor Marzano TV at huwag nyo kakalimutan ang taong bitter ay walang forever. Mag-reaction, mag-react ayon sa itsura, mag-komento ayon sa ganda.
and I. And this Marzano again, and to God be the glory, guys. Bye bye po. Alright. Ako'y sabik na ikaw.